sa pagkising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagpangon pa lamang, ibang iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Magandang umaga mga iga, narito na ang mga unang balita. Paghahanda sa mga lugar na daraan ng bagyong Auring, puspusan na. Panaloob sa isang bahay sa Nueva Vizcaya na hulikam. Mail-in voting para sa darating na eleksyon 2022, sinusulong sa Senado. At Intramuros na muling binuksan sa publiko, dinagsa. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Nasa dagat pa rin ang Tropical Storm Auring at kumuha na po tayo na update mula sa ating resident meteorologist na Daniel Cruz. Mantani! Igan, mga kapuso, halos hindi po gumagalaw o yung tinatawag nating almost stationary ang Tropical Storm Auring habang nandyan sa may Philippine Sea. Dahil sa bagyo, nakataas ang signal number 1 sa mga probinsya ng Davao Oriental, eastern portion ng Davao de Oro, southeastern portion ng Agusan del Sur, at southern portion ng Surigao del Sur. Makakaranas sa mga bugso ng hangin at mga pag-ulan ang mga nabanggit na probinsya sa mga susunod na oras. Mga kapuso, delikado pong pumalaot tayo yung mga maliliit na bangka dyan sa mga lugar na may signal, kasama na ang mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, Zambales, eastern coast ng Quezon, kasama ang Pulillo at Jumalig Islands, Kalayaan Islands, Bicol Region, Northern at Eastern Samar, hanggang dyan sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte, kasama ang Siargao. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Auring sa layong 595 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. At dahil sa papalapit na bagyo, maulan po dyan sa mga riyo ng Karagat, Davao. Sila po yung mga unang makakaranas, mga kapuso, ng bugso ng ulan. Hanggang sa may Northern Mindanao, pagdating ng hapon, mas malalakas na ulan at mas maraming lugar na sa Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan, kasama na ang Northern Mindanao hanggang dyan sa may ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Hanggang sa gabi, mga kapuso, ha, mas maraming ulan ang inaasahan sa maraming bahagi ng Mindanao habang papalapit ang Bagyong Auring. Igan? Sa Caraga Region pa rin ba, ang laan po ng bagyo, Mantani? Ano-anong lugar pa yung daraanan niyan? Yes, Igan, ganun pa rin yung nakikita ng PAGASA na posibleng unang tamaan ng bagyong Auring dyan sa may Caraga Region, lalo na dyan sa may mga isla ng Siargao. Ha? At yan, dahil sa ngayon mabagal ang kilos, imbis na sa madaling araw ng Linggo o kaya naman ay gabi ng Sabado, maaaring umaga na ng Linggo tumama yan. Pero babantayan pa rin natin yan. Ngayon, pagkatapos tumama sa Siargao o dyan sa may Caraga Region na Igan, marami pa ang probinsya dyan sa may Visayas ang dadaanan niya. Tulad dyan sa may Leyte, dyan sa may Cebu, hanggang dyan sa may Iloilo, Panay Island, sa pagitan ng Mindoro, bago ito tuluyang kumilos sa Igan, papunta ng West Philippine Sea. Maapektuhan ba ng Auring itong Metro Manila, Mantani? Yes, Igan, pero hindi ngayong weekend. So ngayong weekend kasi, Visayas at Mindanao makakaranas ng mga pag-ulan at bugso ng hangin dulot ng bagyo. Pero habang ito ay tumatawid ng Visayas, posibleng Lunes o kaya ay Martes, mararamdaman natin yung ulan at posibleng yung hangin nitong bagyong ito. Lalong-lalo na kung hindi mamaintain nito yung lakas niya. Kaya posible pang Martes, mga kapuso, Igan, maramdaman dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Central at Southern Luzon yung epekto ng Bagyong Auring. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
Salamat, Mang Tani. Samantala, nadamay ang isang babaeng driver sa habulan ng pulis at drug suspect sa Paranaque. Ang kanyang kotse binangga ng papatakas na suspect. May unang balita si Darlene Kai. Madilim ang kuha ng dashcam pero rinig ang mga pangyayari. Nang madisgrasya noong linggo ng gabi ang babaeng driver na itago natin sa pangalang Christina. Sa kahabaan ng Doña Soledad Avenue sa Paranaque City. Napansin ko na may nag-counterflow sa lane ko. Tapos hindi siya nag-slow down. So yung instinct ko, nag-slight turn right ako. Para kahit pa paano hindi ako abutan. But then, nahagip pa rin niya yung sa bandang likod. Pagkatapos bumangga sa kanya, bumangga pa raw ito sa isa pang kotse. I check kung gihinto ba yung nakabangga sa akin. So nung inopen ko yung door ko, nakita ko nag-open naman siya. So sabi ko, narecognize naman niya yung nagawa niya. Pero nang buksan niya ang kanyang pinto, may sumisigaw na from the other side of the road. Tapos nakatutok na yung ano niya. Takot na ako. Pumasok na ako ng sasakyan. Hindi niya na raw narinig ang mga sumunod na nangyari. Tinawagan niya na ang kanyang asawa para puntahan siya. Pagdating ng kanyang asawa, doon na raw nila napag-alamang ang kotseng sumalpok sa kanya ay hinahabol ng mga pulis sa isang by-bust operation. Ang nakabangga sa kanya ay drug suspect umano. Ang may hawak naman ng baril ay pulis na tumutugi sa suspect. Ayon sa Mandaluyong pulis, nakipagbarilan umano ang suspect sa mga operatiba matapos niyang makabangga. Sinubukan pa raw nitong tumakbo palayo. Nakunan niya ng CCTV ng barangay. Pero naabutan siya ng mga pulis. Isinugo daw siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nakuha umano sa kanya isang baril at 1.3 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Buti na lang din. Hindi ako yung nagpanik, yung natulala na lang na laking salamat ko kay God na kahit pa paano binigyan niya ako ng courage and diba, presence of mind. Mabuti na lang daw at naka-seatbelt ang babaeng driver kaya sugat sa leeg lang ang kanyang tinamo. Pero sira ang likuran ng kanyang kotse. Wasak naman ang unahan ng kotse ng suspect at isa pang kotseng nabangga niya. Darlene Kai, Buong Puso para sa Pilipino. Bistado ang modus ng isa umanong tulak na isinisilid umano sa kahon ng gamot ang mga droga. Ang suspect, isang menor de edad na inuutusan ng inmate sa Bilibid. Laging una ka sa balita ni John Consulta Exclusive. Pasado alas 5 ng hapon, sa tabi ng mataong waiting shed sa Mandaluyong na ito, nakipagkita ang target ng anti-illegal drugs operation ng Mandaluyong Pulis. Maya-maya, dumating ang isang lalaking nakapulang sando na pasimpleng nakipagtransaksyon sa undercover na pulis. Nang makuha ng item at maibigay ng bayad, kumilos na ang mga operatiba. Nang kapkapan na ang suspect, dito na bisto ang modus ng kanyang pagdadala ng droga. Napag-alaman natin na ang modus ng mga pusher ngayon ay sinisilid ang droga sa box ng gamot para hindi halata pag nag-abutan o nagkabintahan. Napag-alaman din ng pulisya na menor de edad ang kanilang kadil na direktang kumukuha raw ng utos mula sa isang inmate sa loob ng New Bilibid Prison. Yung mga shabu na binibenta niya ay ninalagay lang sa mga ibang lugar kagaya ng mga basurahan. Doon po niya pinupulot ang mga yan, doon ang parang kumbaga lagayan ng mga gumagamit sa kanya. Yung pera na bayad ng shabu na ito ay niririmit sa isang remittance establishment. Papunta po yan daw sa Muntinlupa sa loob ng kulungan. Tinurn over na sa DSWD ang naarestong minor na drug suspect. Yan ang unang balita. John Consulta, Buong Puso para sa Pilipino. Tumistigo na ang nagvideo sa pagpatay ng pulis sa si Janelle Nuesca sa maginang Sonia at Frank Anthony Gregorio sa Paniki-Tarlac. Apo ni Sonia ang kumuha ng video. Sa panayam ng DZBB, sinabi ng abogado ng pamilya Gregorio na si attorney Freddy Villamor, walang paligoy-ligoy na sinagot ng testigo ang mga tanong sa kanya. Napaiyak nga lang daw ito nang ipalabas na muli ang video para kanyang patotohanan. Pero sa cross-examination ng abogado ng akusado, naging matapang at nanindigan daw ang testigo. Noong Disyembre, pinatay ni Nuesca ang maginang Gregorio nang magtalo sila sa pagpaputok ng boga at sa right of way. Nag-plead ng not guilty si Nuesca pero dahil sa insidente, tinanggal na siya sa serbisyo.
Samantala, bawal munang dumaan ang mga malalaking sasakyan sa Nagtahan Flyover para ayusin ang mga bitak sa tulay. Live mula sa Nagtahan Flyover, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, traffic. Ivan, hindi pa traffic dito ngayon at dahil nga nakitaan ng mga crack at iba pang pinsala itong Nagtahan Flyover simula bukas February 20 ay hindi mo na ito pwedeng daanan ng mga truck at trailers. Ayon sa MMDA, light vehicles lang muna ang pwedeng dumaan dito sa Nagtahan Flyover. Para raw ito sa kaligtasan ng lahat, iniiwasan kasing lalo pang lumaki o lumala ang pinsala sa tulay. Nakitaan kasi ng flyover ng ilang cracks sa wing wall, concrete pedestal ng steel railings at circular joint jackets nito. Kasama naman daw talaga itong Nagtahan Flyover sa listahan ng DPWH ng mga tulay sa Metro Manila na kailangan ng ayusin. Narito ang mga alternatibong ruta para sa mga truck at trailer. Kung pa southbound, pwedeng dumaan sa Earnshaw Street, Legarda, Ayala, P. Burgos hanggang sa Rojas Boulevard. Kung pa northbound naman, pwedeng dumaan sa Quirino Avenue pa Rojas Boulevard o kaya ay Quirino Avenue Extension tapos sa UN Avenue hanggang sa makarating sa Rojas Boulevard. Ivan, sa ngayon ay wala pang ibinibigay na petsa kung kailan matatapos yung repairs o kung kailan ulit ito pwedeng daanan ng mga truck at trailer o yung mga heavy vehicles. Kaya mag-antabay lang po para sa mga karagdagang anunsyo. Yan ang unang balita. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Mas kokonti ng volcanic tremors sa naitala ng Bulkang Taal. Pero hindi pa rin daw dapat pakampante dahil sa bagong magma sa ilalim ng bulkan. Live mula sa Tagaytay City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, magandang umaga. Sa nakalipas na 24 oras, ay asyam na volcanic tremors na lamang ang naitala ng FIVOLS. Tila nabawasan na yung mga pagyanig sa Bulkang Taal. Malaki kasi ang pinagkaiba nito sa nakalipas na mga araw kung kailan 98, 69 at 91 na tremors ang naitala. Pero hindi ibig sabihin na dapat maging kampante. Alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal. Ibig sabihin abnormal pa rin ang aktibidad. Mas mainit at mas acidic ang main crater lake. Sa katunayan, pinakamainit ang naitalang temperatura ngayong Pebrero mula pa March 2020. Indikasyon ito ng magma sa ilalim ng bulkan na nagpapainit sa tubig. Ang hydrothermal activity na ito posible magdulot ng steam-driven o phreatic eruption. Gayunman, wala pang sapat na datos para iakyat ito sa alert level 2 na ang ibig sabihin may magmatic activity o paakyat na sa crater ang magma. Igan, patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan ng Tagaytay kaugnay ng sitwasyon ng bulkan. No? Pero wala pa rin restriction sa mga residente at maging sa mga turista na pupunta rito dahil tanging mga nasa Taal Volcano Island lamang ang nagkaroon ng preemptive evacuation dahil permanent danger zone ito. Live mula rito sa Tagaytay, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Samantala, kahit mas marami na ang pinapayagang makapasok sa Quiapo Church, ayaw pakisaguro ng ilang deboto kaya maaga pa lamang ay naroon na sila kahit malayo pa ang pinanggalingan. Mula naman po sa Quiapo Church, may unang balita si Corinne Katibayan. Corinne? Pony, good morning. Nagsimula na ang ikalawang misa rito sa Quiapo Church at dahil Biyernes o Quiapo Day, marami ang nagpunta rito para magpasalamat kay Poong Nazareno. Maging ang mga nakausap namin tungkol sa biyaya na natanggap nila mula kay Panginoon. Noong nakaraang buwan, lalong tumibay ang pananampalataya ni Remy Doroteo. Nung papunta ko po sa ospital, bago umalis sa bahay, hinipa ko po kahit na litrato lang. Kukunin niya po ako sa iyo. Kukunin niya ako. Sana po wag na ko pahirapan. Inatake kasi siya sa puso at muntikan ng mabawian ng buhay. Pero pagkalipas ng isang linggo sa ospital, sa awa ng Diyos, nakauwi siya sa kanyang pamilya. Nakapagdiwang pa siya ng kanyang 58th birthday ngayong araw. Ang wish ko po, sana po yung mga anak ko, mawala naman kung maayos ang kalagayan nila. At saka kami buong pamilya, sana po ipalayo kami sa mga kung ano namang masama. Para sa asawa ni Remy na si Emily Doroteo, isa lang ito sa napakaraming biyaya na natanggap nila mula kay Poong Nazareno. Naluluha po ako kasi siyempre, di ba, kung sabaga ibinigay pa po siya sa amin, di ba? Parang, kaya yun, ay asawa ko at saka yung anak ko kasama ko. Laking pasasalamat namin sa Poong Nazareno.
kasi wala kaming hiningi sa kanyang hindi niya ibinigay. Karamihan sa mga deboto ng Itim na Nazareno ay bumabiyahe mula sa malayong lugar para lang makasimba tuwing Biyernes. Kaya ikinutuwa ng mga deboto noong pinayagan na ang 50% capacity sa loob ng mga simbahan. Ngayon, hanggang 500 na ang makakapasok sa loob ng Quiapo Church. Kailangan lang siguraduhin na sumunod sa physical distancing at pagsuot ng face mask at face shield. Sa mga oras na ito, maayos ang sitwasyon dito sa side ng Quezon Boulevard. Naglagay ng lubid dito na nagsisilbing walkway para sa mga nais pumasok sa simbahan. Mula rito, pipila ang mga deboto sa Palangka Street, papuntang Villalobos Street, papasok ng Quiapo Church. At live mula rito sa Quiapo Church, Maynila, ako si Corrine Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Showbiz Chica, nandala sa Cup Noodles. Usap-usapan ngayon online si Nakasi Legaspi at Darren Espanto. Ilang araw bago ang Valentine's Day, gumawa ng poll si Darren kung whether or not they will prepare cup noodles for the person they love. Isa sa mga sumagot si Cassie at sinabing, I would in a heartbeat. Pero sumagot si Darren, nakakasabi lang daw sa kanya ni Cassie na hindi niya ito gagawin. Pagkatapos niyan ay nag-tweet si Cassie na good evening, except sa lalaking iniisip raw niya, hindi niya kayang gumawa ng cup noodles para sa taong mahal niya. Ang sagot naman ni Darren, for real, that's so sad, I feel bad for the guy. Wow, no Valentine's Day. Eto, habi natin ni Cassie ang kanyang mga followers at sinabing, gawa na lang kayo ng cup noodles for the person you love. Wala pang sagot si Darren, pero base sa screenshot ng ilang fans, nagpasalamat si Cassie para sa pa-pizza at sunflowers ni Darren. Wow, involved yung mga fans nila. Ang cute. Wow. Always naman yan yung mga fans. Motorsiklo at gasolinahan ang pinuntrian ng mga holdupper at carnapper sa Quezon City sa nakalipas ng magdamag. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James. Igan pito ang patay sa magkakahiwalay na operasyon ng Quezon City Police District sa magdamag. Dalawang manong lalaki na nangarnap na motorsiklo ang napatay sa engkwentro ng District Anti-Carnapping Unit sa Payatas Road bandang alauna na madaling araw. Hindi raw huminto sa oplansita ang dalawa at pinaputokan ng mga pulis. Gumanti ng putok ang mga pulis. Kwento ng biktima, papasok na raw siya sa trabaho ng harangin ng mga salari. Tinutukon daw siya ng barit. Kinuha ang kanyang motorsiklo, wallet at cellphone. Natunton lang niya ang pinangyarihan ng engkwentro dahil sa GPS ang ninakaw na cellphone. Isang gasolinahan naman ang hinold up ng tatlong riding in tandem sa Commonwealth Avenue bandang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa security guard ng gasolinahan, bigla na lang daw huminto ang mga motorsiklo at bumaba ang ilang angkas. Inagaw daw ang kanyang shotgun at pinadapa siya. Nakuha ang 18,000 pesos na kita ng gasolinahan, ilang cellphone ng mga gasoline boy. Hindi rin nakaligtas ang ilang nagpapagasolina na nakuhanan ng pera. Nagkataon naman na may police krame na magpapagasolina noon, kaya niya hinabol ang mga salari. Nagsasagawa ng checkpoint malapit sa lugar ang HPG habang ang DSOU ay nagsisilbi ng waran. Napatay ang tatlong salarin sa barangay Pasong Tamo, dalawa sa barangay Sa Uyo, habang nakatakas ang isa. Doon nga sa habulan, nakasalubong niya, nakita niya itong Highway Patrol Group at humingi siya ng tulong. At ito namang isang mobile car at itong police natin ay namataan nga ng mga operatiba naman ng DSOU na parang may hinahabol. So, rumisponde rin kami. At doon nga nalaman namin na meron pang dalawang nakamotorsiklo, apat na tao na nakasakay sa dalawang motorsiklo ang hinahabol nga. No? At dito nga natin inabot itong tatlo at samantalang yung isa namang driver ng motorsiklo ay nakatakas. Dito sa Barangay Pasong Tamo, Igan ay katatapos lamang iproseso ng SOCO yung pinangyarihan ng engkwentro at nakuha mula sa mga salarin ang tatlong baril. Ang susunod naman nila na ipoproseso yung pinangyarihan ng engkwentro na may kaugnayan din dito sa Barangay Sa Uyo. Inaalam pa ng pulisya yung pagkakakilanlan ng pitong napatay sa magkakahiwalay na operasyon dito sa Quezon City. Yan muna ang unang balita. Ako si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Naghahanda na para sa Bagyo Auring ang ilang lugar na posibleng daanan po ng bagyo. May live report ang host
ng morning show ng GMA Western Visayas, GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin! Igan, unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng bagyong Auring sa ilang bahagi ng bansa. Kaya naman naka-alerto na ang mga LGU at residente. Wala pa mang direktang epekto ang bagyong Auring sa Western Visayas, pero naghahanda na ang ilang residente at local government units sa posibleng pagdaan nito sa rehiyon sa weekend. Ang magsasakang si Aling Elizabeth, nagdesisyon na aanihin na lang ang mga palay para hindi naabutan ng posibleng pag-ulan. Auring, umalis ka muna dahil ang iba dito, hindi pa nakapagsimulang mag-ani. Isang pagpupulong ang isinagawa ng RDRMC kasama ang stakeholders para mapagplanuhan ang emergency responses ng bawat municipal at city disaster risk reduction and management offices sa Western Visayas. Nakaranas na ng mga pag-ulan ang iilang lugar sa Caraga Region simula kahapon ng umaga. Kasalukuyang tinutumbok ng bagyong Auring ang nasabing rehiyon at inaasahang magle-landfall sa Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw. Sa Bislig City, malalaki na ang maaalon at wala nang mangingisdang pumalaot. Sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, may mga hindi na pinalaot na mangingisda. May parating daw po na bagyo sa kundi Sabado, Linggo. So bawal kayo? Bawal po. Bawal po kami pupunta ng laot. Nakahanda na ang mga rescue equipment, pati ang mga evacuation centers. Malakas na hangin naman ang nararamdaman sa Cebu. Ayon sa Coast Guard, kahit na wala pang inilabas na gale warning ang PAGASA, pinayuhan na nila ang mga maliliit na sakayang pandagat na huwag munang bumiyahe sa Caubian Island sa Lapu-Lapu City. Tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng Iloilo City COVID team ng consent form sa mga barangay sa lungsod para malaman ang bilang ng mga gustong magpabakuna kontra COVID-19. Sa 180 ng mga barangay sa lungsod, 80 pa lang ang nakapagsumite ng COVID-19 vaccine consent at nasa 29% pa lang ang sumang-ayon na magpabakuna. Medyo form binaubrata ini para mapathagan sa ang tao kung ano gid bala ang vaccine, no? So may mga gina-invite kita din ng mga doktor, mga specialist nato, no, para nga mas maklarohan ang aton nga mga pumuluyo kung ano gid bala ang vaccine nga ginaubra naton. Magsasagawa naman ngayong araw ng simulation exercise ang Iloilo Province para sa gagawing vaccination program ng probinsya. Ang mga vaccinators naman, of course, ang mga personnel sa rural health unit sa Banosa Uton, with the assistance man sa mga ginapang deploying ng mga personnel ng Department of Health dito sa Banosa Uton. Kag ang mga participants naman, mga selected ng mga senior citizens. Igan, inaasahan ng Iloilo City Government na mas tataas pang kumpiyansa ng mga magpapabakuna sa patuloy na information drive. Yan ang latest mula sa Iloilo City. Samantala, sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition maya-maya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Kaya di ba, kamusta lang kami sa panahon dyan sa Iloilo ngayon? Igan, unti-unti nang lumalakas ang hangin dito sa Western Visayas, specifically sa Iloilo. Ngunit ayon sa PAGASA, hindi pa ito ang epekto ng bagyo. Kaya patuloy pa rin ang paghahanda ng local disaster and risk reduction management teams dito sa Visayas. Maraming salamat, Caitlin Revilla. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, magiging maulan po ang weekend dyan sa Visayas at Mindanao at yan ay dahil sa papalapit na bagyong Auring. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas ha mga kapuso, may malakas na ulan na dyan sa Caraga at Davao Region bukas. At pagdating po ng Linggo, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan mga kapuso ha, dyan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao na kung saan dahil po sa epekto ng bagyo, ay makakaranas ng mga matitinding pag-ulan. Diyan sa Luzon, mga kapuso, halos walang ulan ngayong Sabado at ito ay dahil hindi sila apektado pa ng pagdaan ng bagyo.
Yung northeast monsoon, mga kapuso, ang magpapaulan dyan po sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yan sa may Cagayan Valley at yan sa may Cordillera. Sa mga taga-Visayas at Mindanao, mga kapuso, pinag-iingat po ang mga residente sa bantana at pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng mga malalakas na yung manakikita niyong kulay pula at pink na yan. Yan po yung mga matitinding ulang dulot ng bagyong Auring habang lumalapit dyan sa may Mindanao. Pagdating ng Linggo, mga kapuso, mas matitinding ulan ang inaasahan sa Caraga Region, Northern Mindanao, maging sa buong Visayas, Eastern Samar, dyan sa may Eastern Visayas, Central Visayas, hanggang sa Bicol Region, mga kapuso, umaga pa lamang makakaranas ang pag-ulan. Tuloy-tuloy po yan habang tumatawid ang bagyong Auring dyan sa Visayas, na kung saan malaking bahagi ng Southern Luzon ay makakaranas na rin pag-ulan. Pero makikita yung mga kapuso, pagdating lang Linggo, yung Davao Region, Sokcergen, halos wala ng ulan. Pero yung mga taga-Visayas, habang tumatawid ang bagyo, maging I am ready po kayo sa mga pagbaha at landslide. At bukod sa ulan, maging I am ready rin sa malakas na hanging dala ng bagyong Auring. Yung tinitingnan natin ngayon, mga kapuso, yung kulay dilaw, lalo na yung kulay pink, yan yung lakas ng hangin na pwedeng umabot na hanggang 100 kilometers per hour. Kaya yan po yung posibleng maranasan ng mga taga-Caraga at ilang bahagi ng Davao Region. Pero habang tumatawid yan ng Visayas, nandun pa rin yung malakas na hangin. Pero makikita nyo, mga kapuso, lumiliit yung lugar na maapektuhan ng malakas na hangin. Pero hindi ibig sabihin yan, dapat hindi na maghanda. I am ready po ang buong Visayas at malaking bahagi ng Mindanao sa inaasahang pagtawid ng bagyo ngayong weekend. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ramdam na mula kahapon ang malalakas na hangin at ulang dulot ng bagyong Auring sa Siargao Island. Mula sa Siargao, may unang balita si GMA News bringer Nats Corbeta. Nats, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Yes, good morning. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng Pilar Wharf sa gilid mismo ng dagat na nakaharap sa Pacific Ocean. At kitang-kita ang unti-unti lang pag naglakihan alon na humampa sa shoreline ng Pilar Bay. Makulimlim ang kalagitan at sa ngayon ay naranasan natin yung pagkatolting pag-ulan at ramdam rin ang kalakasan ng hangin. Sa lakas ng hangin, nagsagawa na rin ang nagsasayawan yung mga puno ng niyog simula pa kagabi. Pinagbawalan na rin ang Philippine Coast Guard ang mga pagpapalaot, lalo na sa mga maliliit na bangka. Wala rin tayo nakikita na mga mangingisdang lumalaot sa ngayong umaga dahil sa medyo mapanganib daan. Yes? Igan? Nats, si Susan to, no? Ano yung mga pag-aandang ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan dyan para sa bagyong Auring? Ngayon, Susan, yung napagalaman natin na nagpupulong na yung ilang miyembro ng Provincial Disaster Rescue National Management Council at dito mismo sa bayan ng Pilar, dito sa Siargao Island, ay nagpupulong na rin yung mga local government officials upang paghandaan ang pagdating nitong tropical storm Auring sa inasahang maglalandfall dito sa bahagi ng Mindanao sa Linggo ng umaga. Pinapayuhan yung mga area na prone to landslide at yung mga prone to flash flood na maganda rin sila mapagbaksyan kung sakaling bumuho sa malakas na ulan at yung hangin. Susan? Maraming salamat, GMA News ringer Nas Corbeta. Ingat kayo dyan. Nahuli kam ang panluloob sa isang bahay sa Nueva Vizcaya. Naaresto na ang isa sa mga suspect habang tinutugis ang kaniyang kasabwat. Narito po ang unang balita. Pumarada sa labas ng isang bahay ang isang tricycle na may dalawang sakay sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nagkunwari pa silang may inaayos sa tricycle. Hindi nahagip ng CCTV pero ginamit ng dalawa ang tricycle para makaakyat papasok sa bahay. Hinalughog ng mga suspek ang bahay. Nakuha nilang ilang gamit gaya ng pera at alahas. Nagkataong walang tao sa bahay noong mga oras na iyon. Pero sa tulong ng CCTV, natukoy ang mga suspek na sina Lawrence Pacle at John Bolaya. Sa bisa ng arrest warrant, naaresto si Pacle habang patuloy na tinutugis si Bolaya. May dati na umanong kasong carnapping at slight physical injury si Bolaya. Walang pahayag si Pacle.
Patay naman sa pamamaril sa Binian City, Laguna, ang isang lalaking sangkot umano sa iba't ibang krimen. Base sa investigasyon, sakay ng tricycle si Paul Calieja Francisco ng pagbabarilin ng hindi nakilalang salarin. Bukod sa ilegal na droga at pagnanakaw, si Calieja umano ang responsable sa modus na palit parcel na bumibiktima sa mga kliyente ng mga online shopping apps. Patuloy ang investigasyon. Bubuhir ang tubig ng kon! Bubuhir ang tubig ng... Nang dahil sa pinaglaro ang lighter, nawala ng tirahan ng nasa apat na pamilya sa Tanhay City, Negros Oriental. Ayon sa BFP, sinindihan ng mga bata ang isang foam. Agad namang nakalabas ang apat na bata na edad 5 hanggang 6 na taong gulang. Nasa 1 milyon ang tinatayang halaga ng pinsala. Paalala ng BFP, huwag hayaan ang mga bagay tulad ng lighter na maabot ng mga bata para hindi mapaglaruan at pagmulan ng sunog. Yan ang unang balita. Darlene Kai, Buong Puso para sa Pilipino. Umailalim sa fire truck ang rider na sumemplang sa Bacolod City. Ayon sa otoridad, tiyempong paparating ang truck ng bumbero nang sumemplang naman si Joseph Ordeneza. Sinubukan daw pumreno ng driver ng fire truck pero huli na at pumailalim na ang rider. Dead on the spot ang biktima. Sumuko sa pulisya ang driver pero wala siyang pahayag. Desidyong kasuhan ng pamilya ang biktima, ang driver. Mapa senior citizen o malakas ang pangangatawan, mabisa raw ang Sputnik V. Ayon sa Deputy Chief of Mission ng Russian Embassy, 91.6% ang efficacy ng kanilang bakuna sa late stage trial. Walang nakaranas ng side effect at allergy. Pero sa ngayon, wala pa rin emergency use authorization o EUA ang Sputnik mula sa ating Food and Drug Administration. Kinukumpleto na raw kasi ang requirements nito. Pfizer, BioNTech at AstraZeneca pa lang ang may EUA sa Pilipinas. Sertipikado na ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang urgent ang panukalang batas para sa Vaccine Indemnification Fund. 500 million pesos ang target na indemnification fund na gagamitin para sa mga magkakaroon ng matinding side effects dahil sa bakuna. Ang indemnification ay kondisyon ng mga vaccine manufacturer bago i-deliver ang mga bakuna. Ayaw daw nilang matulad sa Sanofi-Pasteur na kinasuhan sa kasagsagan ng kontrobersya sa Dengvaxia. Sa ngayon, hinihintay pa ang counterproposal ng Pfizer kaugnay ng indemnification. Kapag napirmahan na ang indemnification agreement, tatakbo pa ng hindi bababa sa 2 linggo bago ma-deliver ang mga bakuna. Pinirmahan na rin ni Pangulong Duterte ang memorandum na pinapayagan ng mga lokal na pamahalaan na magbayad ng higit sa 15% na down payment para sa mga in-order nitong bakuna. Ipinanunukala ngayon sa Senado ang mail-in voting. Ito po ay para paghahanda sa eleksyon 2022 at makatugon sa pandemic. May unang balita si Bernadette Reyes. Tanda pa raw ni Norly Nardo ang hirap na inabot niya sa pagboto noon dahil sa dami ng botante sa presinto. Ngayong buntis siya, buti na lang din daw nakapanganak na siya pagboboto ulit sa May 2022. Excited rin daw siya at malaking ginhawa kung tutuloy ang panukalang magkaroon ng mail-in voting sa bansa. Kagaya ko, buntis ako, di na ako mahihirapan. Napipila-pila pa doon, tapos maiinitan. Hindi katulad dito lang sa bahay. Na safety pa ako. Ang 76 anyos na si Lolo Antonio walang palya sa pagboto pero hirap din daw dahil sa edad niya. Medyo makakagaan sa amin yan. Mahirap lumakad pag medyo may edad ka na. Kung may sasabatas ang isang panukala sa Senado, papayagan na ang pagboto sa pamamagitan ng kureyo o mail-in voting sa eleksyon 2022. Inihain niya ni Senadora Amy Marcos. Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms para sa panukalang batas, sinabi ng Philippine Postal Corporation o PhilPost, handa raw sila para rito. Tinatapos na lang daw nila ang computerized system para maisagawa ang mail-in voting. We are enhancing our current track and trace system and we expect that the full computerization will be done this year. Ang schedule namin is it will be implemented by April or May. And we are sure that by 2020, all of the systems are
mature already. Ang Commission on Elections nakikita ang posibil raw mag-pilot testing ng mail-in voting sa darating na eleksyon. All we need is the assurance from the postal office that on the ballot will arrive not later than election, the return of the ballot. Kasi baka doon tayo magkakaroon ng problema tapos na yung election, then here comes the mail-in ballot. We support the position recommendation that it will be done on a pilot test basis and we can work closely with government. Sa pinakahuling presidential election sa Amerika noong Nobyembre, nasubukan na ang mail-in voting dahil na rin sa mga limitasyong dulot ng COVID-19 pandemic. Pero sina Senate President Tito Sotto at Senator Franklin Drilon, dati nang may agam-agam sa panukala dahil madali raw magamit sa dayaan. Yan ang unang balita. Bernadette Reyes, Buong Puso para sa Pilipino. Tumamblay na nga dahil sa pandemya, lalo pang naging matumal ang negosyo sa Tagaytay. Ngayon naging mas aktibo ang Bulkan Taal. Mula sa Tagaytay, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, magandang umaga. Malamig na umaga rito ngayon sa Tagaytay. At ito ang sitwasyon ngayon ng Bulkan Taal, kung makikita ninyo. Maaliwalas naman yung main crater, pero hindi yan na cause para maging kampante dahil hydrothermal ang aktibidad nito sa ilalim ng bulkan na nagpapainit dito sa paligid na tubig. So sa magdamag, 9 volcanic tremors yung naitala ng FIVOX. At dahil nga rito sa aktibidad na to ng Taal, meron na nga silang ini-endure na pandemic, nag-i-struggle na yung ilang businesses, naka-apekto pa raw ito ng kaunti sa kanilang sales dahil sa balibalita na umaaktibo ulit itong Taal. So ang ating paglilinaw, alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Meron pa rin siyang abnormal na activity pero walang restrictions para sa mga residente at sa mga turista so far. Dahil ang bawal puntahan yung Taal Volcano Island, yun yung permanent danger zone as of now. Tas maaga po talaga yung bukas namin para pong may customer, para makadagdag ng kita po. Okay, so Susan, patuloy ang monitoring ng LGU kaugnay ng sitwasyon ng Bulkang Taal. Ito ang latest mula rito sa Tagaytay. Bam Alegre, Buong Puso para sa Pilipino. Main US member sa fur family ni Heart Evangelista. Meet Purpur, the white Maltese. Sabi ni Heart, si Purpur ay pamangkin ng kanyang namatay na aso na si Casper. Kasama niya na Panda, Yogi Bear, Pierre at Cheche. Sila ay one big happy family. Family. Purpur. Ang hirap sabihin na, Purpur. 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 Parang pinagkamali ng pagsabi ng purple. Purpur. Samantala, eto na mga Mars na matagumpay na nga nakalapag ang Perseverance rover ng NASA sa Mars. Narito ang paliwanag kung paano yan naging posible. Sa layong 480 million kilometers, 7 buwang bumiyahe ang Perseverance rover papuntang Mars. Yan ay para maghanap ng fossilized bacteria at microbes na senyales ng ancient life doon. Gamit ang higanteng parachute, pinabagal nito ang paglanding ng spacecraft sa planeta. Pagkatapos, dahan-dahang ibinaba ang rover sa loob ng 7 minuto. Iikot ang rover sa Jezero Crater ng Mars. May haba na 3 metro at may 6 na gulong ang naturang rover. Meron niyang scientific instruments na susuri sa mga bato at lupa sa Mars. At isang mini helicopter na tinatawag na Ingenuity na susubukang paliparin sa himpapawid ng planeta. Dati nang tinangka ng NASA at maging ng ibang bansa ang marating ang Mars. Marami ang hindi nagtagumpay. Pero may dalawa ring nagtagumpay bagamat sa ibang bahagi ng planeta. Sa mga susunod na buwan, inaasahan ding lalapag ang China sa Mars. Akalain mong 7 months, Mare. Diba? Parang makarating. One way, ah. One way. Oh, paano yan? Ang galing! Sabik na pumila ang mga turista sa muling pagbubukas ng Intramuros. Pero limitado lang ang pinapayagang makapasok sa loob. May unang balita si Bernadette Reyes. Sa makasaysayang Intramuros, Maynila, madalas nagde-date noon ang mag-asawang Eugene at Marisa. Kaya naman ang malamang bukas na ito sa mga turista, agad nagpunta ang mag-asawa. Maganda po kasi yung paligid, tapos ito nga yung very fresh yung air. Maliban doon, nare-remind kami ng mga
historical. Halos isang taong ding hindi nasilayan ng mga turista ang ganda ng Fort Santiago na isa sa pinakakilalang historical site dito sa Maynila. Bukas na ito mula Lunes hanggang Linggo simula alas 12 ng tanghali. Sa unang araw ng pagbubukas ng Fort Santiago, mahaba na agad ang pila papasok. 100 katao lang kasi ang pinapayagan sa loob. Ang Casa Manila Museum naman na nagbukas na rin, tumatanggap ng hanggang 15 tao. Bukod sa mga magagandang tanawin, nagdagdag ng mga bagong atraksyon ng Department of Tourism dito sa Intramuros. Kabilang na ang mga bagong activities tulad nitong biking. Para po mas madali po yung pag-travel. Not just mag-walk lang po. Bilang parte rin ng pag-iingat, maaaring magbayad ng entrance fee gamit ang ilang cashless methods. Yan ang unang balita. Bernadette Reyes, buong puso para sa Pilipino.